Hello guys! Hello mga kamaushi! Baka yung mga kadadsi, andito na naman tayo. So, nagre-react lang ako dito kay ating face mask, kay ating na, kay Armida Fontelera. Ito yung masasabi mong best sample na think before you click. Ate, nasasabi ko lang, bago mo pinost tong video na to, siyempre, alam mo kung anong content nun. Nagsisimula ka pa lang pong mag-YouTube. Napakaganda pong sumikat in a good way. Yung nagpapasaya ka ng ibang tao, yung nagre-react ka sa mga tao na ng maganda, tapos itinutuwid mo yung, binibigyan mo yung suggestion mo at itinutuwid mo yung mali nila. Diba? Pero yung alam mo yung sasabihin mo na kasi nakaka-insulto yung mga ano eh, yung mga tawa mo. Yung mga tawa mo sa vlog mo. Sabihin nating wala sa intention mong masaktan yung ibang tao. Pero yun yung tingin nila dun sa ano, sa mga sinabi mo. Lalo na yung tignan mo para dinadown mo yung Pilipino, pare-pares naman tayong OFW eh. Pero hindi ibig sabihin na nakapangasawa ka lang ng taga-diyan, nakakaangat ka. Sana, bago mo kinritasize yung mga taong nakapila, na kapwa mo Pilipino, di ba nakita mo maraming tao, maraming Pilipinong nakapila. Dapat ang ginawa mo, namigay ka man lang kahit pa isa-isang libo. O kaya man lang sardinas, di ba? Alam mo na nga naghihirap eh, tawa ka pa. Diba? Ito yung video niya, oh. Talaga mga black. Ang dami daw mahihirap. Ang daming mahihirap daw. Walang trabaho talaga. As in, umaasa lang. Pero hindi siya pumipila. Ayun. Ang sabi mo, ang daming mahihirap na tao, pero hindi sila pumipila. Ang mga pumipila is mga Pilipino. Ano ibig sabihin mo ron? Mas walang, mas patay gudok mo yung Pilipino? Samantalang Pilipino ka, dapat habang binibidyo mo sila, ay, ako kahit wala akong trabaho, may asawa naman akong ganito, nakakaangat ako, sana man lang, nakaabot ka na lang ng pagkain. Diba? Alam mo na nga, naghihirap eh, naghihirap buong mundo eh. Ganun pa yung pagsasabi mo. Gusto mong sumikat sa YouTube. Gusto mong i-YouTube lahat. Oo, alam natin yun. Kahit ako, gusto ko sumikat sa YouTube eh. Kahit sino naman. Kasi gusto nating kumita eh. Diba? Gusto nating kumita ng extra sa pag-YouTube, diba? Pero, huwag mong iaano na dahil sa masamang video. Hindi masama sa'yo, pero masama sa kanila. O ano nangyari sa'yo? Hindi pala matatag yan loob mo eh. Dapat, pag pumasok ka sa social media, pag pumasok ka sa pag-YouTube, o magiging public people, sa katulad ng pag-YouTube, dapat matatag yung loob mo. Alam mo kung paano kontrolin yung sitwasyon. Na pag ikaw ay kineriticize, binigyan ng negative na hindi lahat naman kasi ng tao i-accept yung apologize mo eh. Hindi lahat ng tao sasang-ayon sa'yo, di ba? Tama ba ako? Pero, may mangbabash at mangbabash dyan sa'yo. Katulad ng nangyayari sa'yo ngayon. O ano ka ngayon? Iiyak-iyak ka. Gagawa-gawa ka ng ganong bagay, hindi mo alam kung ano yung nagiging kakahinatnan pagkatapos iiyak-iyak ka dyan. Dahil nasasaktan na yung pamilya mo. Sana, bago mo pinost yung video na yon, pinanood mo muna. Siguro, minsan kasi ganito yung ugali natin eh. Natural yung tumawa o natural yung mga sinasabi natin. Pero para sa iba, alam bakit mga puro nangungut. Para sa iba, pangit tignan, di ba? Tignan mo. Pilipino. Yan, ganyan nakahirap dito sa Milano. Ganito sa nakahirap. Sa Italia, ang mga inyo, Pilipino. Yan, totoo naman, mahirap ngayon. Kahit saan ka pumunta. Dahil sa COVID-19. Diba?
Dalawang buwan na Alam mo, po. nakikita ko yung point mo, te. Nakikita ko yung point mo na gusto mo lang mapakita sa lahat na ang hirap ng naging buhay doon. Pero pinoint out mo na ang hirap ng mga Pilipino na nakikipag-unahan sa mga tawag dito, nakikipag-unahan sila sa mga relief goods o mga cash benefits na binibigay ng pamahalaan. Doon sumama yung loob ng mga ibang Pilipino. Pero ako, naiintindihan kita na gusto mo lang na itong bagay na to is mapakita mo na naghihirap na yung mundo. So, te, think before you click. Kahit sino, bago natin isi-send yung mga video o mga sasabihin natin sa ibang tao, please lang, think it before you click. At saka dapat, kung sa palagay mo, tama yung sinasabi mo, dapat matatag yung loob mo. Kasi hindi lahat ng tao sasang-ayon sa gusto mo. Hindi lahat ng tao sasang-ayon sa sinasabi mo. Maraming tao na hindi na negative sa'yo o hindi. Imagine, President Duterte na napakaganda ng ginagawa sa buong Pilipinas. Marami pa rin galit, 'di ba? Marami pa rin taong humuhusga. Kasi ganun talaga eh. Lahat ng tao may negative, may mga tanga, may mga bobo, may masabi lang. Ganun talaga. So, pinasok mo 'tong ganitong social media, kailangan alam mo kung paano kontrolin 'yung sarili mo. Huwag 'yung iiyak-iyak ka diyan, gagawa-gawa ka ng ganyan tapos iiyak-iyak ka. 'Di ba? At saka magandang sumikat in a good way. So, ano nararamdaman mo ngayon? Ano nararamdaman ng pamilya mo? So, baka ayaw mo na mag-YouTube dahil dyan. Pwede mo pa naman itama yung mga mali mo eh. Diba? Pero, wala tayong magagawa kung yung opinion ng ibang tao is nasabi na nila. Opinion nila yon, wala tayong magagawa. Iba't iba yung opinion ng bawat tao. Kaya, bago ka magsalita ng negative sa kapwa mo, kasi lumalabas dito, napakayabang mo eh. Diba? Oo, nagka-quarantine ang mga tao dito. Tingnan niyo. Sakripisyo ng mga Pilipino. Bumila. Yan. May mga relief goods. Doon sila nangunguna, mga Pilipino. Oo, diba? Sabi mo, mga relief goods, doon sila nangunguna, mga Pilipino. Ano ka ba? Kung ayaw mo palang may Pilipino doon, sana, ikaw na yung ano, ikaw na yung nabigay sa kanila kasi nakakahiya eh. Okay lang nalaitin tayo ng ibang lahi. Sabihin na nangunguna tayo sa relief goods, ganito ganyan. Basta tayo, basta ikaw, hindi ikaw yung mismong nanlalait sa kapwa mo, Pilipino. Kasi ang sakit nun eh. Diba? Yun lang guys. Kaya tayo, think before you click. No? Na hindi tayo nakakasakit kung ayaw nating masaktan tayo ng ibang tao. Pati ikaw din, huwag mong sasaktan yung ibang tao. No, kasi, Diyos ko, nagkakagulo na nga eh. Lalaitin mo pang ganun. Na, hindi nakakasakit siguro. Yun yung feeling ko sa'yo eh. Feeling mo wala kang sinabing masama. Feeling mo okay lang yung sinabi mo. Feeling mo yun. E, paano yung feeling nung iba? Diba? May mga ganun eh. Kaya, bago natin sabihin, o bago tayo magreklamo ng bawat puntuhan natin, kailangan wala tayong masasaktan na tao. Kung may masaktan man tayo, siguraduhin natin matatag yung sarili natin. Matatag yung puso natin na kaya nating tanggapin lahat ng sasabihin nila sa atin. Katulad niyan, iiyak-iyak ka na. May magagawa ba yung iyak mo? E di lalo ka lang nilang pinagtawanan, di ba? May nunal pala ako doon. Ganun lang po, guys. Sa lahat, yung mga taong ganito, sana maging ano sila, maging model na kailangan hindi pala tayo ganun. Lalo ngayon, high-tech. Yan, karma is real. Mga ganyan ba? High-tech na high-tech ang bawat
segundo ng ano natin ngayon, Nino. Basta may masabi ka lang masama, ang dami na nilang feedback. Ayun, guys. So, maraming maraming salamat po ulit sa pagtangkilig ng mga videos ko. Maraming maraming salamat po sa mga nakikinig, nanonood, at sumusubaybay. Lalo na yung kay Len Saliwan. Abangan po natin siya sa mga susunod na araw kung ano pang sasabihin at sino pa magtatangkol sa kanya. Salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe and please click the tiny bell para sigurado po kayo updated sa aking mga video. Bye-bye OFWs! Bye-bye Pilipinas!